the series all about panis. But what I'm sure about, tama yun, pinapaikot-ikot lang. Basta ang alam ko lang, nag-shoot pa lang sila, may pampiyangan na nagaganap. Meron ng mga lihim na pagtatagpo na nagaganap behind Rico. Meron ng mga pwede ko ba sabihin yan? Baka may mga 15 years old na mosang na nakikinig dito. So, kailangan kong alalay sa salita ko. Meron ng mga intimacies na nagaganap outside the camera. In short, sila pa ni Rico, sila pa ng ex-girlfriend. Nagsisimula pa lang yung shoot ng series or in the middle, may affair na. Confirm. Medyo affected lang ako. May mga sakit lang in my past na binuksan. May mga sugat lang sa aking nakaraan na nabuksan because of that issue. Specifically, I remember from the screenshots, sabi pa ni ex-girlfriend. Sabi niya sa akin, matutulog na siya. Yun pala. Ito pala ang nangyari. So, sabi daw ni boy cheater kay ex-girlfriend na matutulog na, sleep na daw. Pero yun pala, nagpunta pala sa bahay ni girl cheater. So, grabe. May sakit na nabuksan or sugat na nabuksan in my past. So, sakit na. Alam ko yung feeling. Okay. Neck pillow story time. So weird. Ito hindi ko maunawaan na. Eta. Hindi naman the neck pillow. Tama ba? Okay na ba yung tip ko? Sensya na. Eto. Ito hindi ko maunawaan. Diba? Nasa aeroplano kayo. Hindi naglalag. Hindi ko lang maarot yung right word. Sorry, hindi naglalag ah. Nasa aeroplano kayo. Alam niyo, nag-cheat kayo. Ba't kailangan niyo pa mag-selfie habang nagkikiss? Ang matindi pa na hindi maarot ng aking kokote at isipan. Nagsiselfie. Habang nagkikiss. May neck pillow? Hindi niyo man lang inalis yung neck pillow? Ganun ba? Normal ba yun sa mga mag-jowa? Saka mag-asawa? Ganun o. Oh. Iba kapal yung neck pillow eh. Kasi nire-relax na lang na pantulog lang. Tama. Tapos kikiss ka pa ganun o. Oh. Tapos yung isa rin. Tapos sa akin mag-selfie. Pag-girl! Yun yung una kong napansin eh. Una eh, may ginagawa na kayong mali. Mag-selfie pa kayo. Pangalawa, maintindihan ko yung nagsiselfie kayo kung kayo nasa katinoan kayo at hindi kayo mga isip bata, no? Like, okay. We're cheaters. Souvenir. Smile. Tama? Oh, tago mo ngayon. Ilagay mo sa vault. I-hidden folder. Pang! Password. Pang! Dito makita ng exploder. Pang! Maintindihan ko yun eh. Ang hindi ko maintindihan. Ang hindi ko maunawaan, no? Bakit kayo magsiselfie habang nagkikiss? Matindi pa dun, minik pillow pa. Huh! Ewan ko. Nawawala ako sa tamang hulog ng aking pag-iisip tuwing naiisip ko yung neck pillow na yan. Okay, moving on. Maris, affair with another artista. Ito, nahuli to ni Rico.
in the middle of the relationship, there is this one instance with one may isang pambihirang pagkakataon na nalaman ni Rico na merong kalandian si Girl Cheater na isang artista, isang sikat na sikat na sikat na aktor. And kung paano ginaslight ni Boy Cheater sa ex-girlfriend, ganun din yung style. Wala yan! Kawork ko lang yan! Pero pinalampas. Strike one. So ngayon, nung napapansin na ni Mashonda na okay, here we go again. Pangalawa na naman to. So parang let go na lang. Alam ko na mangyayari dito. So bottom line, hindi alam ni Rico about sa affair kay Boy Cheater. Kung paano tayo na-update na ex-girlfriend recently, is kasabay rin siyang na-update. So it's very hurtful for him. And at the same time, para rin siya nakalaya. Parang, you know, jackpot, kalaya ako sa babaeng to. Sarap din yan sa feeling. Okay. Affair with two other women. Nung sumikat na si Boy Cheater, ito nakakusap ko talaga yung dalawang babae. Meron siyang dalawang ginawa, meron siyang dalawang chinix, meron siyang dalawang binengbeng. Na dalawang pribadong babae or mga sexy models on Instagram, something like that, pero hindi mga artista. Habang jowa pa yung ex-girlfriend at habang kalandian niya si Girl Cheater. So in short, apat pinagsabay-sabay niya. Doon nyo ngayon may gets kung bakit nanginginig yung ano ko. Doon nyo ngayon magigets kung bakit hindi niya dinilid yung mga conversation. Di ba mag-ataka ka kung nakikipaglokohan na lang tayo? Pero bakit hindi mo dinilig yung convo? Bakit tinatabi mo lahat yan? Gawain niya yun. Hindi natin alam kung para sa niya gagamitin in the future, kung hiwalay na siya, ipang-blackmail niya, ipang-manipulate niya kay girl. Ipang, kasi, come to think of it, di ba? Kung kayo, dalawa kayong, lalo ka na may jowa ka, bakit hindi mo dinidelete lahat ng conversation natin? Bakit nakatago lahat yan? And I found out from these two women na yung conversation nila with Boy Cheater is nakatago rin lahat and ginamit against them. Kaya hindi sila nakapagsalita rin. So, doon natin makukuha yung idea na bakit hindi deleted lahat ng ito. Truth behind okay, paki-screenshot, ano, Daniela. Salamat. Truth behind. Okay, I just want to grab this opportunity, no, para in dito lesson, don't worry. Kakat ko na to agad after itong truth about dun sa annulment. For the past months, early months of 2024, binanatan ko ng binanatan ang isang lalaki na asawa ng isang famous actress based sa annulment nila. Ang banat ko kay lalaki, ang kapalaman ng mukha mo. Iniwan mo yung asawa mo. Pero binabahay mo yung bago mong babae. Sa bahay na binili ng ex-wife mo. Binanatak ko siya ng matindi. Nanonood yan ngayon. I'm 100% sure. Gamit ang dami account. Binanatak ko siya todo-todo. Pinaos ko, dire-direcho. Para bang pinower trip ko, pinag-tripan ko. And then, 3 months later, 4 months later, I found out from someone connected to them the real reason kung bakit binigay sa kanya yung bahay. Kasi come to think of it, diba? Babae ka. Most of the earnings, or most of the... Haba ng koko na. Nakakahiya naman, baka sabihin nyo. Naghihirap na ako. Well... That's true. Most of the ambag on that bahay is si babae ang nagbigay ng pera. Maganda ng bahay eh. Alabang ba yun? I forgot na eh.
So, palaisipan niyo sa akin, bakit hinahayaan ni babae na ibahay lang yung bagong girl lalo ng ex-husband mo doon sa pamamahay na ikaw ang majority na nagbayad? So, ang dahilan pala ng hiwalay ng mag-asawa, nahuli pala si girl, Red Hot Chili Peppers, nahuli si girl na may afam. Same thing, I saw the conversations eh. May afam pala. So parang si girl, para matapos na lang to, dahil ako naman yung nagkamali, ako naman yung nag-cheat. Sa'yo na lang yung bahay natin, tas anal na lang tayo. Yun. Paki-screenshot ha. Nakatodo na to. So, ano yung lesson na mapulot natin dito? Well, hindi ko rin alam at wala rin akong pakialam sa lesson. Ayaw ko na yung ginawang pagkakamali ko before na naging emotional ako at maraming kadramahan. Paki-screenshot ha.